Yes, Silo. Isang magandang araw sa ating lahat. Isa na namang panibagong kalaman ang aking ibabahagi ngayon. Dasal sa gayuma, pampabalisa, panawag sa unan. Kahit sa modernong panahon ay marami pa ring Pinoy ang naniniwala sa kapangyarihang taglay ng gayuma. Ang gayuma ay isang uri ng mahika na iimpluwensya sa kamalayan at damdamin ng isang tao upang siya ay mahumaling sa iyo. Ang paniniwala sa gayuma ay kasintanda na ng ancient world. Panahon pa ng ancient Egypt ay naniniwala na ang mga tao sa gayuma. Marami pa ring tao sa kasalukuyan ang umaasa sa gayuma bilang huling barahan nila para mapaibig ang taong kanilang gusto. May iba't ibang level ang gayuma. Isa sa kayang gawin ng gayuma ay ang pabilisain o ligaligin ang taong gusto mo upang hindi ka mawala sa kanyang gunita at oras-oras maiisip ka niya. Ang ibabahagi ko ngayong gayuma ay ang gayumang pambabalisa. Tinatawag itong pambabalisa, panawagan sa unan. Narito ang mga steps na dapat sundin. Una, ihanda ang isang puting kandila at larawan ng iyong subject. Sa gabi bago matulog ay sindihan ang kandila at saka manalangin ng isang Ama Namin at isang sumasampalataya. Pangalawa, pagkatapos manalangin, usalin ng 3 beses ang orasyong ito habang tinitigang mabuti ang larawan ng taong nais pabalisain. Sancte Pater Benedicti Ignum Magno Santo Igusum Lignum. Amen. Pagkatapos ng orasyon ay ipasok ang larawan sa ilalim ng punda ng unan at saka 3 beses hampasin ang unan habang binabanggit o tinatawag ang buong pangalan ng iyong subject. Pagkahampas sa unan ay mangyaring bagitin ang hanapin mo ako kahit saan ka man naroroon. Bumalik ka sa akin. Hindi ka makakatulog sa araw at gabi na hindi mo ako laman ng iyong puso at isipan. Dapat galing sa puso mo at laman ng isip mo ang iyong subject habang isinagawa ang ritual na ito. Pagkatapos ay matulog nang nakasindi ang kandila. Hayaang matunaw at maubos ito. Ulit-ulitin ang ritual gabi-gabi hanggang sa makita ang epekto nito.